At sa puntong ito, makakasama po natin sa linyang telepono si Senador TG Guingona. Senator Guingona, magandang hapon po. Magandang hapon, Jiggy. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa GMA News. Apo, sa ngayon po, ano na po ang status nitong inyong proposal kaugnay po ng pagbubuo ng Truth Commission? Well, next week mag-uumpisa na kami sa pagdinig ng panukalang batas. Although mauuna na yung investigasyon ng Senado doon sa Mamasapano massacre. Gigi? Apo. At ito pong panukalang batas na ito, yung po yung binabanggit ng mga law experts na kakailanganin bago po maisulong na pagkakaroon po nitong commission na ito, tama po? Yes. Yun pong kailangan may isa batas sapagkat kailangan may kapangyarihan ang Independent Truth Commission para magpatawag ng mga testigo at mag-compel sa mga ahensya ng gobyerno na mag-produce ng mga dokumento. Ang pinaka-importante dito sa Truth Commission, ang word na independent. Independent ito sa executive, sa kabinete, independent ito sa judiciary, independent din sa legislatura. Ang importante dito, yung mga ma-appoint doon sa Truth Commission, ang reputasyon nila, ang mga statesman, senior statesman na walang kaduda-duda of good character at integridad. Para nang sa ganun, pag sila nagtanong, pag sila gumawa ng report, alam ng lahat na katotohanan lamang. Apo, sa inyo pong palagay ay sino po ba ang kumbaga nakikita nyo na maaaring maupuho dyan? Well, ito example lang. Ang iniisip namin, kunyari si former Senator Rigberto Tanyada, isang tanyag na abogado, may integridad at walang kaduda-duda ang kompetensya niya sa public service. Pero yan, Gigi, example lang yan. 100 million Filipinos tayo, I would like to think na marami pa, mahaba pang listahan para pagpipilian ng mga taong may integridad at may kompetensya. Gigi? Apo, paano po ang nakikita nyong magiging, kumbaga, magiging structure nito? Kasi, alam ba, may investigasyon po yung PNP, may investigasyon po yung AFP, meron din internally sa SAF, meron pong pinopropose yung Kongreso. So, paano po yung magiging role po ng Truth Commission? Lahat po itong mga resulta ng investigasyon ay pag-aaralan po at pagsasama-samahin, ganun po ba? Okay rin yung mga ibang investigasyon kasi may kanya-kanyang field of expertise tulad ng Commission on Human Rights. Siyempre, ang titignan na lang anggulo yung paglabag sa mga human rights. Yun sa Board of Inquiry ng PNP naman, ang titignan na lang anggulo yung tactical operations ng PNP. Yung Department of Justice naman, ang titignan nila yung labag ng batas ng bansa. So may kanya-kanyang field of perspective at saka expertise. Pero siyempre, ang pinaka-importante yung magtatanong ng strategic question, fundamental question. Like, number one, bakit na linabag yung agreement natin sa MILF, ng gobyerno at MILF, na pag mayroong criminal action sa loob ng MILF areas, magkaroon ng prior coordination at consultation with the MILF. And number two, ang importante, sino ba talaga ang nag-order sa mga troops natin na pumasok sa Mamasapano? Gigi? Apo, tama ho bang sabihin na yung kumbaga itong future kakahinat na ng BBL ay magdidepende po sa kakalabasan o may bearing po itong magiging resulta ng Independent Truth Commission, yung gagawin po nalang investigasyon? Ay, ganito lang kasi yun. Ang ngayon, tanay emosyon. At kailangan ito, itong emotions na ito, kailangan palitan ng katotohanan ng mga facts, ika nga, no? The English facts. Kasi kung hindi mapalitan ng katotohanan, yung mga emotions magiging, yun ang magiging katotohanan. At sayang naman, sapagkat ang katotohanan ang magbibigay ng hustisya.
at yung hustisya, once merong hustisya, doon pa lang babalik ang pinaka-importanting prinsipyo ng peace agreement o kausapin pangkayapaan, yung pagkakatiwala. Tiwala sa isa't isa sa magkabilang panig. Kasi kung walang tiwala, Jiggy, bakit pa tayo nag-uusap ng kapayapaan, di ba? Napaka-importante ng tiwala. Pero yung tiwala kailangan lang ng hustisya muna. At yung hustisya, kailangan yung katotohanan ang lumabas. Jiggy? Apo, panguling salita po dito sa binubuo niyong komisyon. Ano po ang asahan ng publiko sa mga susunod na araw po? Well, susubukan talaga natin mabuo ang Truth Commission. Na natutuwa naman ako at nakakaani ng malawakang suporta itong Truth Commission. Today yata yung CBCP nag-issue ng statement na sila sang-ayon sa isang Truth Commission. Of course, hindi lahat sang-ayon, pero at least ang karamihan sa mga sektor, mga institusyon, dahan-dahan nakikita na kailangan talaga ng isang independent, ulitin ko po, independent Truth Commission. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon, si Senador TG Guingona. Salamat po.